paano ka nagsisilbing ilaw sa gitna ng kadilimang nararanasan natin sa kasalukuyan? Mapayapang araw ng Miyerkules, sekatlong linggo ng Adbyento. Ika-16 ngayon ng Disyembre. Pinasisimulan natin ang nakagawiang Misa di Gallo o ang siyam na araw na pagnunubena bilang paghahanda sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Bagamat limitado pa rin ang aktwal na makakadalo ng misa sa mga simbahan, at marami pa rin ang dadalo ng simbang gabi at Misa di Gallo via live streaming dahil sa pandemya. Halinawang mapanibago sa ating puso ang galak at pag-asa na darating ang tagapagligtas upang hanguin tayo sa kadilimang ating pinagdadaanan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughter of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Nagsugo rin kayo kay Juan at binigyang patotoo niya ang katotohanan. Ipinaaalala ko ito dahil sa inyo para maligtas kayo. Ngunit hindi ko hangad ang patotoong mula sa tao. Isa nga siyang ilaw na may sindi at nagniningning. At ginusto niyong magalak pansamantala sa kanyang liwanag. May patotoo naman ako na higit pa kaysa kay Juan. Ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatotoo na sinugo ako ng Ama. Saan ba nanggagaling ang liwanag ng iyong buhay? Sa sarili o kay Jesus? Magandang araw po, ako po si Alfred, isang Pauline Radio Collaborator. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito. Isa sa mga hindi ko makakalimutang tanong ng aking guro noong ako'y nasa grade 1 ay tungkol sa araw at buwan. Tanong ng aking guro, mayroon bang sariling liwanag ang buwan? Opo, teacher, sagot naming mga may musmus na kaalaman. Diyan kayo nagkakamali, wika ng aming guro. Lagi niyong tatandaan na ang liwanag ng buwan ay nagmumula sa araw. Hindi liliwanag ang buwan kung hindi nito masilayan ang liwanag ng araw. At bahagi lamang ang mamamasdan ng kalangitan sa gabi kung isang parte lamang ng buwan ang masisikatan ng araw. Ang ating mabuting balita sa araw na ito, mga kapanalig, ay nagbibigay diin sa tema ng liwanag. Ang liwanag ni San Juan Bautista at ang liwanag ni Jesus. Sa ating mundo ngayon, marami ang nagnanais maging isang maningning na bituin. Marami rin ang nagnanais na magpakitang gilas sa iba't ibang larangan at espesyalisasyon. Ang iba ay naguunahan at minsan ay nagsisiraan upang makamit ang posisyon o karangyaan. Pero, kakaiba ang ehemplong ipinamalas ni San Juan Bautista. Ang kanyang liwanag ay nagniningas hindi dahil sa sarili niyang kagalingan, katanyagan o kapangyarihan, kundi dahil sa liwanag ni Kristo. Mula sa simula ng misyon ni Juan, ipinahayag niya na hindi siya ang tagapagligtas. Isa lamang siyang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Kinilala ni Juan na may mas dakilang sumusunod sa kanya at hindi siya karapat-dapat na magkalag ng panali ng pangyapak nito. Makikita natin sa mabuting balita na ang nagniningas na liwanag ni Juan ay hindi nanggagaling sa mataas na pagkilala sa kanya ng mga tao, kundi nagmumula ang kanyang liwanag sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Ang kanyang misyon ay maging isang tulad ng buwan na sumasalamin sa liwanag ng kanyang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kapakumbabaan, nagningas ang kanyang liwanag sa maraming tao at napalapit ang maraming tao sa Diyos na tagapagligtas. Mga kapanalig, tayo rin ay inaanyayahang maging katulad ni Juan Bautista at magsilbing ilaw sa gitna ng kadiliman ng ating lipunan. Huwag tayong matakot o mahiyang ipamalas ang liwanag ng ating pagiging Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, mapapatutunayan ng ibang mga tao na mayroong isang mapagmahal at mahabaging Diyos. Pero, hindi tayo mga araw na may sariling liwanag. Tayo ay mga buwan lamang at sinasalamin natin ang liwanag ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang ating natatanging liwanag.
dahil siyang nagkatawang pag-ibig ng Diyos. Nagkatawang tao, nagpahayag ng mabuting balita, nagpagaling sa mga may sakit, at namatay sa krus at muling nabuhay. Let us therefore spread the light, dear brothers and sisters. Hindi ang liwanag na makasarili, huwag at artipisyal, kundi ang liwanag ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kayo po ang liwanag ng aking buhay. Manahan po kayo sa aking puso upang ang inyong liwanag ay masalamin sa aking pakikipagkapwa-tao. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad, sa mga nawala ng tahanan, kagamitan, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Patuloy nawa kayong kumapit sa habag at awa ng Diyos na kumikilos sa mga taong may ginintuang puso na tumutulong sa panahong ito ng matinding pangangailangan. Asahan din po ninyo na kasama kayo sa aming mga panalangin at sakripisyo araw-araw. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang paghihintay ng may pag-asa ating pagtibayin sa pagliligtas ng Diyos nating butihin. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Thank you.